simpleng babae lang ang ate ko. Hindi niya kayang humawak ng baril, hindi siya kasali sa gang o sa anumang binibintang po sa kanya ngayon. Ilang araw bago dinakip ang journalist na si Lady Ann I.C. Salem, diretag sa Senate hearing ang buong Alter Media Network, kabilang ang Manila Today kung saan siya editor. Ang kinaso kay I.C. kasama ng anim pang unionista, illegal possession of firearms at explosives. Sa editor ng Manila Today, kaya wala akong nakikitang kriminal ang kapatid ko dahil hindi kriminal ang pagsusulat. Nang pagsusulat ng totoo at tama, walang hindi yung kasalanan. Ilang beses nang nire-redtag ang maraming mamamahayag sa bansa. Marami sa kanila, mga miyembro ng alternative media, mga journalist na nakabase sa mga komunidad at nagbabalita ng mga kwento ng iba't ibang sektor. Nire-redtag din ang journalist na si Frenchie May Cumpio, executive director ng alternative media outfit na Eastern Vista, bago siya inaresto sa Tacloban noong Pebrero 2020. Sabi ng abogado at human rights groups, pareho kay IC, tanim ebidensya rin ang ginawa kay Frenchie May. Na-request na kami, yung mga ano yun, tinanim na ebidensya, isang oras kaming nakatalikod habang tinatanim yung ebidensya. Yung charges against them are clearly trumped up. Sila mismo sinasabi nila na hindi nilang gagamitin yun, wala silang pangailangan din sa mga barel o kaya mga bomba. And this is a pattern, this is not an isolated case. Ayon sa alternative media, dapat managot ang mga government officials na sangkot sa red tagging na nagbunsod sa sunod-sunod na atake sa mga journalist. Patuloy na lumalakas ang panawagan para ibasura ang kaso laban kina Lady Ann, Frenchie May at iba pang mamamahayag at kritiko ng pamahalaan. Nakita ko mahal ng ate ko ang Brian, mahal niya ang pinaglalaban niya. Gusto niyang magsulat sa tama kung ang nakikita niya ay may mali. Yun lang yung pinaglalaban ng ate ko. Yun lang, laban lang.